Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin ang panunuring pampanitikan sa nobelang Gapo ni Liwalhati Bautista. Alamin natin kung bakit nga ba Gapo ang pamagat ng nobelang ito. Bago natin talakayin ang nobelang Gapo, alamin muna natin ang paglalahad ng may akda kung tungkol saan nga ba ang nobelang ito. Pakinggan nating mabuti si Liwalhati Bautista sa kanyang panayam. Pagka nagsusulat ka, relate ka sa lahat ng karakter mo. Sinasabi nila ang pinaka mukhang ako ay si Leia Bustamante. Pero relate ako kay Amanda, relate ako sa iba pang mga karakter ko. Kasi kailangan nakaka-relate ka sa mga karakter mo. Kailangan may sympathy ka sa kanila. You have to fall in love with your character. Hindi ikaw ang nagdedesisyon para sa mga karakter mo. Sinusundan mo lang yung isip nila. Kasi kung hindi mo sila mahal, hindi mo maaasahang mahalin ng reader mo ang mga karakter mo. Walang masyadong nagbago. Kung ano yung mga tinataguyod, halimbawa, nakaisipan noon, hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin itaguyod. Yung pagkakapantay-pantay ng mga tao, pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki sa loob ng tahanan. Hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin yun. Parang imbis na sumulong, bumabagsak ulit ang kamulatan, umuurong ulit. Ano ba talaga ang dapat gawin para maitaas naman ang pagtingin ng babae sa babae, halimbawa? Kasi dapat mag-umpisa sa babae, mag-umpisa sa atin, yung pagtingin natin sa sarili natin, yung pagtingin natin sa kapwa babae natin. Dapat doon mag-umpisa eh. Ang nakita kong isang medyo nagbabago ngayon, yung mga commercial. Sa commercial natin, meron ng lalaki naglalaba, meron yung pagkakasundo ng pamilya. Yun sa commercial, meron ng pagbabago. Hindi kagaya nung dati. Pag nag-commercial ng alak, katawan ng babae, di ba, naka-bikini, ang ibinibenta, hindi lang yung alak, hindi pati yung katawan ng babae. Ngayon, nakakita naman ako ng pagbabago. Kaya lang sa mga ano eh, sa mga istorya, parang hindi pa rin. Sa pagpasakin, siyempre yung mga nobela ko, yung mga obra ko. Ang makakaalala na naman sa akin ng maraming bagay tungkol sa akin, yung mga malalapit sa akin. Mga anak ko, mga kapatid, mga malalapit na kaibigan. Yung iba naman, hindi. Mababatay lang naman lahat yun sa mga nababasa nila na gawa ko. O di yung aking mga obra, sana naman makita nila yung substance ng mga obra ko. Dati nag-post ako ng tungkol sa 50 Shades of Grey na sabi ko, isang lalaki na katulad niyan, itong si Mr. Grey. Masarap lang isipin, may helicopter, milyonaryo, nadadala ka kung saan-saan, madaming kotse. Pero yung ganyang klase, hindi naman masarap makasama sa buhay yan. Kasi ano yan eh, sadista yan eh. Alam mo, ang daming nagtanggol. May nagtanggol ng mga babae si Mr. Grey. Itong babae na, sabi na isang psychologist eh, kung sa totoong buhay yan, bandang huli yan, mangyayari, mamamatay si Anastasia. Mamamatay yan. Dahil kasi, ang tendency niyan, palupit ng palupit, patindi ng patindi ang kalupitan ni Mr. Grey sa kanya. Tapos pinagtatanggol nila si Mr. Grey, pinagtatanggol nila si Anastasia para bang tinitingnan nila kung na ito tama ang nangyayari. Yung nakaka-disappoint yung ganun. Hindi pa tayo makaahon sa ganung klase ng literatura eh. Hindi pa tayo ganap na makaahon na ang babae subordinate lagi sa lalaki. Ang lalaki ang tagapagtanggol at susunod ka dyan. Susunod ka yan dahil superior sa iyo yan. Hindi pa tayo nakakawala doon sa literature. Nakakalungkot. Ayan, maraming salamat sa Anvil at syempre sa panayam kay Liwalhati Bautista. Nalaman natin na maaring ang kanyang sinulat na nobela ay maaring bahagi ng kanyang buhay. O maaring
may bahagi sa kanyang buhay na parang siya rin yung pinakatauhan sa nobelang ito. Okay, ngayon naman ay panoorin natin ang pagsasalaysay sa nobelang Gapo. Bati ito sa buod lamang ng pagkukwento. Itala natin yung mga mahalagang impormasyon, mga tauhan, tagpuan, mga pangyari at iba pa. Kipanoorin natin ang video. Magandang umaga sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang buwan hanggang sa kasalukuyan ay malaking kontrobersiya ang usapin tungkol sa racial discrimination sa pagitan ng Black Americans at White Americans, kung saan ay nagkakaroon ng malawakang rally sa bansang Estados Unidos dahil sa hindi umano pagturing ng pantay ng mga puting Amerikano sa kanilang mga kapwa Amerikano na may ibang kulay. Kaya naman, nagkakaroon ng mga rally sa kabila ng pandemya na kung saan ay nakakalimutan na ang kalusugan dahil sa pagnanais ng mga Black Americans na maipagtanggol ang kanilang karapatan bilang Black Americans. Kaya nga, nauso sa panahong ito ang tinatawag na Black Lives Matter. Ito ay nag-ugat dahil sa pagkakapas lang sa isang Black American ng mga pulis na puti na kung saan ay pinag-usapan sa social media at pinag-usapan ng buong mundo. Ang ating paksa para sa linggong ito ay may kinalaman dito sa racial discrimination. Pag-aaralan natin ang isang nobela na kung saan ay maiuugnay natin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Black Americans at White Americans kung saan ay nagkaroon ng hindi pantay na pagturing o pagkilala sa kani-kanilang mga lahi. Ito naman ay sa pagitan ng mga puti o mga Amerikanong sumakop sa ating bansa at sa mga kayumangging Pilipino o tayo bilang mga Pilipino na may kayumangging kulay. Ang uri ng literaturang napili natin ngayong linggo ay nobela, kung saan ay pag-aaralan natin ang kwentong Gapo na isinulat ni Luwalhati Bautista, isang batikang manunulat ng ating bansa sa wikang Filipino. Upang mas maintindihan pa ang nilalaman ng nobelang Gapo, ay aking ilalahad ang banghay ng nasabing kwento. Gapo ni Luwalhati Bautista. Ang aklat na Gapo ay isang nobelang isinulat ni Luwalhati Bautista na tumatalakay sa problemang nababalot sa mga base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ilan sa mga kasama rito ang diskriminasyon ng mga Amerikano sa Pilipino, pag-aalipusta sa mga Pilipina ng mga puti, at maging ang kawalang bahala ng mga Pinoy o mas tamang sabihin na gobyernong Pilipino sa mga nangyayari sa lugar ng mga base militar. Nagsimula ang kwento sa Freedom Pad, isang bahay aliwan na matatagpuan malapit sa base ng mga Amerikano, kung saan nagtatrabaho bilang manunugtog ng gitara ang isang Michael Taylor Jr. o mas kilala sa pangalang Mike. Siya ay isang maputing balat at blondeng buhok na nakuha niya sa kanyang amang Amerikano. Alam niya na sa kabila ng pisikal na kaanyuan, Pilipino ang dugong nananalaytay sa kanya na nagmula naman sa kanyang inang si Lourdes, isang babaeng nagbebenta ng aliw. Lumilikha rin siya ng mga awiting nasa wikang Filipino na tumutuligsa kung hindi man nanunukso sa mga marinong Amerikano na nakikinig sa kanya dahil sa pag-aakalang purong Amerikano ang kumakanta. Dito sa lugar na ito, ipinakita ng author ang sigalot na namuo sa pagitan ng lahing puti at kayumanggi sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga ng mga waiter at waitress sa mga dayuhan kumpara sa mga Pilipinong naroon. Ito ay dahil sa mentalidad na mas mataas ang halaga ng dolyar kaysa piso,
Ngunit kung susumahin ay pareho lang ang mahalaga base sa sorbesang binibili. Ito ay nagbubunga ng away ng mga customer sa loob ng bahay aliwan. Ikinuwento rin sa lugar na ito ang kulturang impormal na pakikipagrelasyon ni Magdalena, isang babaeng nagbebenta ng aliw at kasama sa bahay ni Mike at ni Steve, isang marinong Amerikano na nakadestino sa base. Hindi mawawala sa kwento si Modesto, isang Pilipinong may kilalang posisyon sa base na laging tumatambay sa Freedom Pad, at si Ali, isang baklang nagtatrabaho rin sa Freedom Pad at karelasyon ni Richard. Dumaloy ang kwento sa pagpuna ni Modesto sa mga gawi ng isang Magdalena kapag nariyan ang mga Amerikano na ayon sa kanya, masyado silang nagpapauto sa mga nais mangyari ng mga dayuhan sa kanilang katawan upang maibsan ang suliranin ng sikmurat maging ang suliranin ng kalooban at puso. Ipinakita rin ang istorya ng pagkahumaling ng mga Pilipino, si Magdalena bilang referensya, sa mga stateside goods na ibinibenta lamang dito ng mura dahil patapon na produkto na ito sa United States. Isinalaysay din ang naising ipakilala ni Mike ang sarili hindi bilang Amerikano kundi bilang isang Pilipino dahil sa pagkainis niya sa mga kilos, isipan at pag-uugali ng dayuhan. Dahil sa ibang kulay na taglay, napasok siya sa away ng lahing puti at lahing itim sa teritoryo ng mga Kayumanggi. Sa paraang ito, ipinasok ng autor ang hiduwaang mas magaling ang mga puti at pagtratong alipin sa mga itim. Tinumbok ng kwento ang pangunahing suliranin sa pamamagitan ng pagkukwento ng buhay ni Modesto sa loob ng base. Si Modesto ay tinatawag na yardbird ng mga Amerikano bilang insulto ng paghahalin tulad sa mga uwak at maya na tumutuka ng kahit anong mismis o butil na tira-tira sa loob ng base. Sa kabila nito, tinitiis niya ang mga alipusta sa kanya at pilit na itinatayo ang winawasak na dignidad sa oras ng kanyang paglabas sa base. Pinakita sa yugto ng kwentong ito ang diskriminasyon sa pagitan ng puti at Kayumanggi sa loob ng base. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Johnson, isang marinong Amerikano sa loob ng base, at Modesto. Mas maliit ang sahod ni Modesto kumpara sa mga puting kapareho niya ng posisyon. Upang di na magreklamo, ibinaba ng Amerikano ang posisyon ng Pilipino upang tumugma sa sahod na ibinibigay sa kanya. Lalo pang nagpasidhi ng galit ni Modesto nang malaman ng kanyang anak na si June na mali ang kwento na respetado ang kanyang ama sa base. Nalaman din niya na tinatawag na yardbird ang kanyang ama. Tumuloy ang kwento sa kagustuhang bawiin ni Modesto ang kanyang nasirang dignidad. Sinarilin niya muna ang kanyang problema at hindi nakipag-usap sa kanyang asawa. At maging sa matalik niyang kaibigan sa loob ng base, si William Smith, isang puti sa loob ng base. Dumating ang araw kung saan punong-puno na si Modesto kay Johnson nang ipagdikdikan nito ang pagtawag kay Modesto ng yardbird. Nagkaroon ng kaguluhan at napatay ng isang Amerikano si Modesto. Naroon si William na umaawat at tumulong kay Modesto, ngunit wala siyang nagawa. Ang pangyayaring ito ang nagbunsod ng pagbabago sa pananaw at pag-uugali ng iba pang tauhan. Si Modesto'y hinarap ang mga itim at taas noong sinabi na Pilipino siya at kapareho nilang galit sa puti. Si Magda na nagkaroon ng panibagong perspektiba sa mga stateside goods dahil sa mga pangaral ni Modesto. Ang sumunod sa kwento ay nagsasalaysay ng mga pagbabago sa mga karelasyon ni Magdalena at Ali. Nabuntis si Magda
at nais ipalaglag ni Steve ang dinadala nitong sanggol dahil may asawa't anak ito sa Estados Unidos. Napatay ni Mike si Steve dahil sa kawalang pagpapahalaga kay Magda. Ginulpi at halos patayin si Ali ng kanyang karelasyon upang makatakas dahil pera lang pala ang habol ni Richard sa kanya. Sa huli, nagkaroon ng diwa ng pagdadamayan sa pagitan ng mga kayumanggi sa kabila ng kanilang dinanas sa mga dayuhan sa sariling tinubuang lupa. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay naintindihan natin ang nobelang Gapo na isinulat ni Luwalhati Bautista. Paalam! Okay, ayan. Maraming salamat sa may-ari ng videong ito para lalo nating maunawaan ang ating pagtalakay dito sa nobela. Talakayin natin isa-isa kung ano nga ba yung mahalagang pangyari, yung pinakabuod ng Gapo. Pero bago yun, meron tayong mga gabay na tanong para malaman natin kung naunawaan nyo nga ang nobela. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang pangunahing tauhan sa nobelang Gapo? Ipakilala ang bawat isa. Binanggit dito si Magda, binanggit dito si William Smith, si Michael Taylor, binanggit din dito si Modesto, si Ali. Okay, yung mga papel na ginagampanan nila, mahalaga kasi ito ay kumakatawan sa mga Pilipino, lalong-lalo na si Modesto na tinawag na Yardbird. Gayun din naman yung racial discrimination na nangyari, di ba? Napatay si Modesto sa loob ng bapor na kanyang pinagtatrabahuhan dahil lamang sa pangungutya sa kanya, ayun, hindi niya napigilan, lumaban siya. Okay, si Magda naman ay larawan ng isang Pilipina na kumakapit sa patalim. Kinailangan niyang ibenta yung sarili niyang laman para lamang mabuhay. At dito naman ay si Michael. Siya naman yung anak ng isang sundalong Amerikano na iniwan ang kanyang ina habang siya'y pinagbubuntis. Ano? Kasi yung nanay ni Michael ay isa rin siyang babaeng mababa ang lipad. Isa rin siyang hostess o bayarang babae. Okay, si Ali naman dito ay kumakatawan sa LGBT. Isa siyang bakla, si Ali. Ikalawa, saan ang tagpuan sa nobela? Ang tagpuan ay nangyari mismo sa Olongapo. Kaya nga pinaikling salita na Gapo ang Olongapo. Kasi kumakatawan ito, dati ang Olongapo ay base militar ng mga Amerikano. Ito yung tinuturi nilang pinakabase na kung saan ay maraming mga Pilipina ang nagtatrabaho sa isang club o sa maraming club na malapit sa Olongapo. At syempre, yung kinabubuhay nila yung pagbebenta ng aliw o pagbebenta ng laman. Ikatlo, ano-anong suliraning panlipunan ang nakapaloob dito? Siyempre, hindi mawawala yung kahirapan, ang pinag-uugatan ng lahat. Diba? Ang kahirapan mismo ang nagdudulot o nagdadala sa isang tao na gumawa ng masama o hindi kaaya-aya para lamang magkaroon ng pera, para lamang may maibigay o magkaroon ng pagkakataon na mapakain niya yung means of living nila. At dahil nga sa pagnanakaw o dahil nga sa pagbebenta ng laman, nabubuhay nila ang kanilang pamilya. Ikaapat, ano ang tunggali ang nakapaloob sa nobela? Paliwanag, maaaring ang tunggalian dito ay tao, di ba? Sa pag sinabi natin tunggalian, yung ano yung pinaka conflict, maaring tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa kanyang kapwa-tao, o pwedeng tao laban sa lipunan. Kung tao laban sa kanyang sarili, ang kanyang kalaban ay ang kanyang mismong sarili, yung kanyang sariling desisyon, yung kanyang sariling pag-iisip, diba? Yung konsensya niya. Yung tao laban sa kapwa-tao,
maaring bida versus kontrabida, yung mga tauhan sa nobela, yung tao laban sa lipunan naman, tao yung mga pangunahing tauhan, laban sa lipunan ginagalawan, yung komunidad, yung pamayanan, na kung saan sila gumagalaw. Ikalima, bakit pinamagatang gapo ang nobelang ito? Ipaliwanag. Tulad na nasabi ko kanina, ang gapo ay nagmula sa salitang olong gapo. Pinaikli lamang ang gapo, siyempre yung nanggaling ito sa salitang olong gapo. Okay, ayan, nalaman na natin kung ano nga ba ang pahapyaw na kaalaman natin na mula dun sa ating napanood na video. Talakayin na natin. Para sa buod ng gapo ni Luwalhati Bautista, si Michael Taylor Jr. ay isang 20 taong gulang na folk singer sa isang bar na nagngangalang Freedom Pad. Anak siya sa labas ng isang Amerikanong sundalo na hindi niya nakita man o nakilala. Malaki ang galit niya sa mga Amerikano dahil sa ginawa ng ama niya na pag-iwan sa kanyang ina at sa kanyang pagiging anak sa labas na ginawang katatawanan ng iba. Lalo siyang nagalit nang masaksihan niya ang pag-aalipusta ng mga sundalong Amerikano sa mga kaibigan niya. Si Michael Taylor Jr. dito yung pinakapangunahing tauhan sa nobelang ito. Kasi kung makikita niyo si Michael Taylor Jr., siyempre isa siyang puti. Kasi nga anak siya ng isang sundalo, sundalong Amerikano na iniwanan ang kanyang nanay nung nalaman na ito ay nagdadalang tao, ito ay buntis. Kaya ang nangyari, namumuhi si Michael Taylor sa mga Amerikano kasi sa ginawa ng kanyang ama sa kanyang nanay. Iniwan siya ng kanyang nanay nung hindi siya pinanagutan ng kanyang ama, ng amang sundalo niya. Gayun din naman sa mga ginawa ng mga sundalong Amerikano kay Modesto na tinawag na Yardbird at kay Magda na binuntis din ng isang sundalong Amerikano at hindi pinanagutan. Si Dolores ang ina niyang nag-ampon dito at nakasama niya sa paglaki. Si Magda ay isang masugid na tagahanga ng mga sundalong Amerikano sa kabila ng mga pasakit na dinanas niya nang dahil sa mga ito. Matalik na kaibigan ni Michael, sina Modesto at Ali. Si Modesto ay isang Pilipinong manggagawa sa base militar. Api-apian ito sa pinagtatrabuhin niya. Wala siyang kaibigang Amerikano roon maliban kay William Smith. Si Dolores yung kumukup sa kanya nung pinabigay siya ng kanyang ina. Si Dolores yung nagpalaki sa kanya. Si Magda naman yung kanyang kaisa-isang babaeng kaibigang babae na nagtatrabaho rin sa isang club. Tapos yung kanyang mga kaibigan ni si Modesto at si Ali. Si Modesto nagtatrabaho siya sa base militar doon mismo sa vapor. Kaya lang minamaliit si Modesto at tinawag na Yardbird. Kaya hindi naman si Ali. Si Ali kasi ay pinagsamantalahan na isang sundalong Amerikano na kanyang naging kasintahan, pinirahan lamang siya at binugbog at iniwan. Pero kahit na gano'n na nangyari, meron pa rin siyang naging kaibigan. Kaibigan ni Modesto, si William Smith, isang sundalong Amerikano. Tinitiis niya na lamang ang kanyang trabaho dahil malaki ang halagang kinikita niya rito. Si Ali naman na isang baklang masalapi. At nagkarelasyon sila ni Modesto. Naging kasintahan niya ang isang Amerikanong sundalo na si Richard Holloway. Bagamat si Ali at si Modesto ay magkaibigan, naging karelasyon din ni Ali si Modesto. Si Modesto ay nagtatrabaho doon sa base militar. Ngayon, nung nagkaroon sila ng pagkakataon na maghiwalay kasi nagkaasawa si Modesto, ang naging kasinda o na naging boyfriend naman ni Ali ay yung sundalong Amerikano na si Richard Holloway. Isang araw, hindi na natiis ni Modesto ang pang-api sa kanya ng mga sundalong Amerikano sa base militar. Nakipagsagutan siya sa isang opisyal doon at nauwi ito sa suntukan. Lamang sana si Modesto nang pagtulungan siya ng mga kasamahan ng sundalong puti.
Sa kabila ng pagpipigil at pakikiusap ni William, napatay nila si Modesto. Bagamat kaibigang matalik ni William si Modesto, wala itong nagawa para mapigilan yung kanyang mga kasamahang Amerikanong sundalo sa base militar. At dahil nga nung nakikita ng mga kaibigan niyang sundalo na natatalo na ni Modesto yung opisyal, pinagtulungan siya nito, pinagbubugbog at si Modesto ay napatay ng mga sundalong Amerikano. Si Ali naman ay ninakawan ni na Richard Holloway yung kanyang kasintahan at si Ignacio at binugbog din ito. Si Bagda ay nagkaroon ng panibagong kasintahang sundalo na nagngangalang Steve Taylor. Bagamat mapapansin natin na parehong Taylor ang apelyido ni Michael at si Steve, pero wala naman silang hindi naman sila magkamag-ano kung hindi naman sila magkaano-ano. Noong simula ay napakabait ni Steve hanggang sa nabuntis niya si Magda. Makakatagpo na sana si Michael ng isang kaibigan ng sundalong kano nang matuklasan niya o nilang mayroon itong babalik ang pamilya sa Estados Unidos. Bali, itinuring din kasi ni Michael Taylor si Steve Taylor na kaibigan. Pero nung nabuntis ni Steve Taylor si Magda at nagsinungaling ito na hindi pala ito binata at ito'y may asawa sa Amerika, parang nagdilim ang paningin ni Michael Taylor dahil sa laman niya na niloko lamang pala ni Steve ang kanyang kaibigang babae na si Magda. Nanumbalik ang mga alaala niya sa sinapit ng kanyang ina pati ni na Ali at Modesto sa mga Amerikano na ulit na naman ang pandilinglang ng mga sundalong Amerikano kay Magda, hinampas ni Michael si Steve sa ulo gamit ang kanyang gitara na kinamatay ni Steve, nakulong si Michael. At dahil nga nagdilim na yung kanyang paningin kasi nanunumbalik yung ginawang panloloko ng kanyang amang sundalo sa kanyang ina na naging dahilan ng pagbigay nito o sa pamamagitan ng pagbibigay kay Michael Taylor ni kay doon sa hindi naman niya talaga tunay na ina na si Dolores, masabi natin yung punot dulo na sinabi niya na yun yung napakalaking gulo na nangyari sa buhay niya, malaking sularinin o dagok na iniwanan siya ng kanyang ina dahil iniwanan din nito o iniwanan din ni Smith o ni Taylor yung sundalong Amerikano yung kanyang ina. Parang ang nangyari, inabandon na sila ng kanyang nanay. At dahil nga naramdaman niya muli yung galit, puot na nararamdaman niya sa kanyang ama, nagdilim yung paningin niya, kinuha niya yung gitara niya at pinukpok niya ito sa ulo ni Steve Taylor. At dahil dito, napatay niya si Steve at nakulong si Michael. Sa huling bahagi ng story ay dinalaw ni Magda si Michael sa kulungan o sa piitan. Ipinagpaalam niya ang pagpapangalan ng anak niya kay Mike or kay Michael. Ang bata ay magiging si Michael Taylor III. Naghawak ng mahigpit ang kanilang mga kamay sa magkabilang panig ng rehas. At sa pagtatapos ng nobela ay napansin natin na para makapagpasalamat or dahil nagpapasalamat ng lubusan si Magda kay Michael Taylor, yung anak niya, yung sanggol na anak niya, ay ipapangalan niya, isusunod niya sa apelido ni Michael na Taylor. Michael Taylor III. Maaring meron ditong twist na mangyayari na maaring sa paglabas ni Michael Taylor dahil ipinangalan ni Magda yung anak niya sa kanyang kaibigang si Michael Taylor, ay maaring magkaroon sila ng ugnayan, magkaroon sila ng relasyon. Kaya masasabi na dito na may twist na malalaman natin yung kasunod ng nobela o kasunod na kabanata sa nobela kapag binasa pa natin yung kabuuan nito.
Okay, sagutin ulit natin yung mga sumusunod na mga tanong para lalo pa rin nating maunawaan ng mabuti o ng lubos ang nobela. Sino si Michael Taylor Jr.? Siyempre, si Michael Taylor Jr., isa siyang mang-aawit sa Freedom Pad, isa siyang anak sa labas ng kanyang nanay sa amang sundalong sa ama niyang sundalong Amerikanong sundalo. Ikalawa, ano ang kaugnayan ni Michael kina Dolores, Magda, Ali, Modesto at William Smith? Si Michael, nung iniwanan siya ng kanyang ina kay Dolores, si Dolores na ang tinuring niyang tunay na ina. Si Magda naman yung kaisa-isa niyang kaibigang babae na isang prostitute, isang hostess. Si Ali naman yung kanyang kaibigang bakla. Si Modesta naman ay kaibigan din ni Michael Taylor. At syempre si William Smith dito, masabi natin na si William Smith, isa rin siya dun sa kaibigan ni Modesto na itinuring na rin na kaibigan ni Michael Taylor, isang Amerikanong sundalo. Ikatlo, ano ang pangunahing suliranin sa nobelang gapo? Tulad ng sinabi kanina, yung suliraning panlipunan sa sociological na pananaw, siyempre yung problema ay kahirapan kasi kung walang taong mahirap, walang kakapit sa patalim para ibenta ang laman, ibenta ang sarili, ibenta yung dangal dahil lamang sa sobrang gutom at para magkaroon ng pagkain o may maibigay yung pantustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya, marami ang kumakapit sa patalim at nagbebenta ng laman. Ikaapat, paano ipinakita sa nobela ang discrimination sa mga Pilipino? Kung iisipin natin, ipinapakita naman talaga yung discrimination, racial discrimination, sa pagitan ng mga puti at itim na Amerikano. Pero dito ipinakita yung hindi itim o puti, kundi yung lahi, discrimination sa lahi. Itinuturing nilang ang mga Pilipino ay mababang uri ng tao sa lipunan, na ang mga Amerikano, sila lamang yung mararangal, sila lamang yung matataas na tao sa lipunan. At syempre dapat hindi natin tinitignan na ikaw ay Pilipino, mahirap ka, ikaw ay Pilipino, wala kang pinagkaralan. Dapat hindi tayo maging judgmental. Diba? Wala naman talagang dapat kilingan dahil tayo ay pinanganak ng Diyos ng pantay-pantay. Walang Amerikano, walang Pilipino, lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Ikalima, bakit pinamagatanggap po ang nobela? Katulad na nabinanggit, ang tagpuan ay nangyari sa Olongapo na base militar ng mga Amerikanong sundalo. Ang gapo ay pinaikling salita lamang o salitang ugat sa salitang Olongapo. Para sa inyong individual na gawain, tayo ay magsasagawa ng panunuring pampanitikan. Suriin ang mga sumusunod na bahagi ng nobelang gapo. Una, ang pamagat. Ikalawa, susuriin niya yung mga tauhan. Siyempre, bida, kontrabida, protagonista, antagonista, tauhang bilog, tauhang lapad. Sa pamagat, bakit kaya gapo ang pamagat? Bakit kaya hindi iba pang mga simbolismo na maaaring makita sa nobela? Sunod ay mga tagpuan. Siyempre, sa mga tagpuan na yan, masasabi natin na yun yung lugar na pinangyarihan ng mga pangyayari o ng mga senaryo. Sunod ay ang banghay o pangyayari, yung pinaka-plot, plot ng maikling kwento o ng nobela. Tunggalian, tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa kanyang kapwa-tao, tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan, tao laban sa Panginoon. Punto de vista, unang panauhan ba? First person point of view o ikatlong panauhan, third person point of view. At dulog na ginamit, anong dulog ang ginamit? Realismo ba? Sociological na pananaw? Ito ba ay romantisismo? Ito ba ay imahismo? Ito ba ay existentialismo? Ito ba ay feminismo? Archetypal at iba pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika. Paalam. Thank you.